po na lahat ay nais kong ipaabot sa inyo na ang buong Iglesia ni Cristo hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong daigdig ay magpapaabot ng kanilang matinding pakikiramay sa mga kapatid natin dito sa Pampanga at sa iba pa na nagdaranas at patuloy na nagdaranas ng mga bagabag at kapigatian sa buhay. Kung maraming tao ang nagtataka sa sinasapit na ito ng ating bansa, lalo na dito sa Central Luzon, kung bakit hindi tumitigil ang mga kalamidad at ang iba pang mga kasakunaan at kapahamakan, subalit tayo ng Iglesia ni Cristo, dapat natin natutuhan ang katotohanan. Yung katotohanan na itinuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang sulat sa banal na kasulatan ay hindi na tayo makaiiwas. Hindi lamang kayo dito sa Pampanga at dito sa Gitnang Luzon, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi lahat ng tao sa buong daigdig ay hindi na makaiiwas sa ganitong mga kalabidad. Bakit ko sinabi sa inyo yan? Ano ang ating pinagbabatayan na ito na ang katotohanan dapat nating harapin? Pabayaan ninyo na magsimula muna ako dito sa pahayag ng Ecclesiastes. Sa kapitulong 1, ang talata ay 13. Pakinggan ninyo. Siniyasat ko at pinag-aralan mabuti ang lahat ng bagay sa silim ng langit. At nakita ko ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Ano po ang katotohanan na dapat natin tanggapin at harapin tungkol sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo? Sino po ba ang nagsasalita doon sa talatang binasa? Ang nagsasalita ay ang kinikilalang pinakamarunong na tao ng Diyos sa kasaysayan, ang Haring Solomon. At alinsunod sa kanya, ginamit niya ang kanyang karunungan at katalinuhan para siyasatin kung ano ang nangyayari dito sa silong ng langit o dito sa ibabaw ng lupa. At ano po ang sabi niya na narinig niya? Nakita niya at natuklasan niya na ang tao, lahat ng tao, itinalaga. Isipin niyo, itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Paano tayo makaiiwas? Italaga pa lang ng Diyos. Kung sasabihin ninyo sa akin, eh bakit po naman ganun ang Panginoon Diyos? Ano dahilan? Bakit pa niya nilalang ang tao? Ganun pala. At itatalaga lamang niya sa paghihirap. Eh meron pong malaking kadahilanan diyan. Pero, bago ko sabihin sa inyo ang dahilan, ano kaya ang layunin ng Diyos at ang tao ay itinalaga niya sa matinding paghihirap? Sa ikasasama kaya ng tao? Eh, mahirap sigurong sabihin natin hindi sa ikasasama. Pero itanong natin sa banal na kasulatan. Pakinggan ninyo, dyan din sa binasang kapitulo at versikulo niya ng Ecclesiastes, babaguhin lang natin ang salit para maiwasan natin ang pagpapakahulugan sa Biblia. Pakinggan ulit ninyo ang Ecclesiastes 1:13.
At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao. Bakit? Upang pagsanayan. Narinig niyo? Ano po ang nakatalaga? Paano ipiniliwanag dyan sa binasang talata yung sinabi kanina na ang tao'y nakatalaga sa matinding pag-ihirap? Ang sabi dyan ay sa malaking pagdaramdam. Kaya ang tao po araw-araw ay nagbubuntong hininga, naghihinagpis, nasisiphayo, napipighati. Pero ano sabi ng Diyos? Bakit niya itinulot na mangyari yan sa tao? Ang sabi, upang ito ang kanyang pagsanayan. Ano ba yung pagsanayan? Ang mundo pa lang ito ay ginawa ng Diyos na training ground. Datong sanayan o isang paaralan. Ano pong ibig sabihin ng lahat ng yan? Paano ba nagsimula ang tao? Sa anong kalagayan ba nagsimula ang tao? Eh, hindi ko na kailangan ipabasa at alam ninyo na ang unang tao na si Eva at si Adan ay nagsimula sa isang magandang kalagayan. Wala rin sa kahirapan, wala sa pagdurusa, ni walang hanap buhay na kailangan. Sapagkat sagana na ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nila, pagkain nila, sa isang magandang dako na kung tawagin ay paraiso o Eden, na isang halamanan para ang tao'y dumutan ng Diyos ng lahat ng kailangan at kaligayahan. Yun ho ang simula ng tao. Pero ano nangyari sa tao? Ang tao po ay lumaban sa Diyos. Paano? Tinalikuran niya ang utos na ibinigay ng Diyos sa kanya. At nang ang tao'y magkasala, anong ginawa ng Diyos? Una, pinasyahan ng Diyos na ang kanyang buhay ay magkaroon ng kamatayan. Pagkatapos, pinasyahan ng Diyos na ang tao ay magdusa sa mundong ito para parusahan sa kanyang pagkakasala. At anong ginawa niya para maisagawa ang kanyang pasyang ito? Pinalayas niya ang tao doon sa magandang halamanan ng Eden para kanyang bukirin ang lupain na pinagkunan sa kanya. Kaya mula nang ang tao ay mawalay sa Diyos, mawalay sa paraiso ng Diyos, pumasok na ang katakot-takot na sumpa, pumasok na ang katakot-takot na salot at parusa na ginaranas ng tao araw-araw. Eh bakit po sinabi ron na yan eh, ginawa ng Diyos para ang tao ay matutong magsanay? Anong kanyang pagsasanayan kung paano siya babalik sa Diyos? Eh bakit po maraming paghihirap? Eh yung pag-aaral eh, may pagsusulit eh. Eksamen? Eh ano po ang pinaka-eksamen sa taong nag-aaral dito sa mundo kung paano siya babalik sa Diyos, kung paano siya makababalik sa buhay? Ang kanyang eksamen ng mga pagsubok. Ano-ano ho yung mga pagsubok na yan? Yung mga dinaranas ngayon natin dito sa mundo. Kaya ang sabi ko sa inyo, mga kapatid, harapin natin ang katotohanan. Gusto niyong bumalik sa Diyos? Gusto niyong makarating sa buhay? Gusto niyong maalis sa sumpa ng Diyos sa mundong ito? Matuto muna tayo ng pakikisama sa Diyos. Nadala na ang Diyos kay Eva at kay Adam. Ang gusto niya, kung babalik sa kanya ang tao, marunong ng sumunod, marunong ng pasakot, marunong na na makisama sa kanya. Paano tayo makararating sa kalagayan yon? Magsanay tayo sa mundong ito, makapasa tayo, makasulit tayo sa lahat ng mga itinalaga ng Diyos
nabanati ng tao sa ibabaw ng lupa. Ano po ang unang-una na dapat nating matutuhan? Anong unang-una na dapat nating makilala sa Diyos na ating gustong balikan at pakisamahan? Pakinggan ninyo sa awit 62:5-7. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasang, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na buong na aking kanlungan. Ano po ang unang-unang dapat nating makilala sa Diyos? Dahil nag-aaral tayo ng pakikisama sa Diyos, gusto natin mabalik sa Diyos, mabalik sa mga pagpapala ng Diyos. Ang sabi ng binasa, dapat nating makilalang tanging ang Diyos lamang ang dapat nating paglagakan ng pag-asa. Ano po ang ibig sabihin na? Kung gusto mo ang katibayan ng buhay, dahil ang buhay mo ngayon ay marupok, ang buhay mo ngayon ay punong-puno ng sigalot, ang buhay mo ngayon ay punong-puno ng salot at sumpa, gusto mo ng tatag at tibay ng buhay, makilala mo na wala ng iba. Sino lang? Diyos lang. Kaya kung mapapansin nyo, paulit-ulit, ang sabi ron, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang aking tagapagligtas. Nasa Kanya lamang. Siya lamang ang aking tagapagsanggala. Ganun ba kayo? Ganun ba katibay ang inyong pag-asa sa Diyos? Yung ba pagkakilala ninyo sa Diyos? Pati ba yung mga suniranin sa mundo ngayon? Pati ba yung mga dinaranas na kalaminad ngayon? Sino rin ang maaaring makalunas? Pakinggan ninyo sa 8. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilaga ang inyong pasanin ngayon, dinaranas. Bakit? Siya ang kumplihan sa ating lulunas. Mahalaga yan. Pagka ho ang tao gulong-gulo isip. Pagka ang tao'y natataranta sa mga problema niya. Pagka ang tao'y hirap na hirap at walang makapitan. Naghahanap siya kung sinong makalulunas. Ano po ang sagot ng Biblia? Sa lahat ng oras, magtiwala ka sa Diyos, sa Kanya mo ilagak ang mga pasaning ngayon ay iyong dinaranas sapagkat Siya lamang ang kublihan na sa atin ay makalulunas. Sa atin ay makalulunas. Bakit kaya ipinagdidiinan ng Diyos yan? Sa atin ang mga lingkod niya. Yan mo ba ang paniniwala ng sanglibutan? Yan ba pag-asa ng mundo? Ang mga tao ba ngayon sa mundo, sana ka pa ako ang pag-iisip nila. Para sila guminhawa. Para sila magkaroon ng kasaganaan sa buhay na ito. Isipin ninyo, dito sa ipababasa ko, ganyan din ba Iglesia ni Cristo? Ang babasahin nyo ang pinagtitiwalaan ng sanglibutan. Kung sinasabi ninyong nagtitiwala kayo sa Diyos, baka ganyan din. Ano ba yung pinagtitiwalaan ng sanglibutan na masama sa paningin ng Diyos? Sa Diyos, huwag kang magtiwala sa gawang marahas ni sa panghaharang umasang uulan. Kahit umulan pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Kita niyo? Kita niyo pagkakaiba ng itinuturo ng Diyos? Na pagkakilala sa Kanya at kung ano naman ang sinasabi ng Diyos na damdamin ng tao sa mundong ito? Totoo o hindi? Ano sabi ng Diyos?
Huwag kang magtiwala sa gawang marahas o kaya ay sa panghaharang para ka lamang umunlad. Ano po ibig sabihin na? Aba, bakit dumadami ang karahasan? Bakit dumadami ang mga nakawan? Bakit dumadami ang mga kidnapping? Bakit dumadami ang lahat ng mga katampalasana? Dahil sa hirap ng buhay ng tao, ang naisipan ng tao, kung paano siya madaling kikita ng malaki. Ano ang isa? Edit. Kidnapin natin ang mga mayayaman at pagkatapos ay humingi tayo ng pantubos o kaya ay magnakaw tayo sa bangko, mang-hold up tayo. Yun ho ang isipan ng mundo. Ay tinatanong lang doon sa atin. E ganyan ka rin ba? Paano ka ngayon babalik sa Diyos? Paano ka ngayon makikisama sa Diyos? Iba, pinaglalaga ka ng iyong pag-asa. Ano pa ho, pinaglalaga ka ng pagtitiwalang ng tao, lalong-lalo na sa atin. Sa kasalukuyang panahon, na ito ay masama sa paningin ng Diyos. Pakinggan nyo sa 11 ng Kawikaan, 13. Ang kayamanang galing sa pagsusugal ay mabilis na nawawala. Ang kayamanan mula sa masikap na pagtatrabaho ay lumalago. Meron pang masama na napagbalingan ng tao dahil naman sa kagagawa ng ating pamahalaan. Ano yun? Aba, ang paglilegalisa ng mga sugal katulad ng mga kasino, katulad ng mga loto. Meron pang mga illegal ang mga huwetek na hindi masugpo. Ano po ang ibig sabihin niya? Gusto ng tao na sa madaling paraan eh, kumita siya ng pera. Eh, yung ba ang patakaran ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang kayamanan mula sa masikap na pagtatrabaho, yun ang lalago. Eh, yung pong kayamanan nakuha mo sa sugal, ang sabi ng Diyos, yan ay mabilis na nawawala. Hindi ba pinag-aaralan natin eh, saan mo sasandig ang buhay mo? Saan mo sasalig ang buhay mo? Isasalig mo ba sa karahasan? Isasalig mo ba sa kasamaan? Isasalig mo ba sa pagnanakaw? Isasalig mo ba sa paggawa ng masama? Isasalig mo ba sa hindi matuwid na hanap buhay? Isasalig mo ba sa pakikipagsapayaran sa sugal? Ah, hindi ka pwedeng bumalik sa Diyos. Kung ganyan ka, eh dito ka na lang sa mundo. Kaya ang sabi ng Diyos, gusto mo na niyang makita sino ang natuto, sino ang nasanay, sino ang nakapag-aral. Samantalang siya narito sa lupa. Anong dapat niyang matutuhan? Kilalanin mo na niya ang Panginoon Diyos. Sampalatayanan mo na niya ang Diyos. Na ang Diyos lamang ang dapat niyang tiwalaan, asahan, paglagakan ng kanyang pag-asa. Eh, hindi ho ba maraming relihiyon ngayon? O maraming kilusan ngayon na di umano patungkol sa Diyos? Hindi ba kung sino-sino na ngayon ang bumangong mga tagapangaral at maraming mga tagasunod? Hindi mo ba palatandaan na ang mga taong yan eh? Sumasampalataya at kumikilala sa Panginoon Diyos. O yan naman ang ating suriin. Yan bang mga relihiyon yan eh, dapat nating parisan? Pakinggan ninyo kung ano po ang sabi ng Panginoon Diyos sa Jeremias 10:2-5. Anya, huwag ninyong tularan ang ginagawa ng ibang mga bansa. Huwag ding ikabahala ang nakikitang mga tanda sa langit na labis nilang ikinababalisa. Ang binibis nila'y di maaasahan isang punong kahoy na pinutol sa guba, nililok ng mga dalubhasang kamay at pinalamutihan ng ginto at pila, minartilyo at pinakuan upang hindi magwal. Ano ba yan? Ang mga Diyos-Diyosan ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa sila sa balika pagkat hindi nakalalakad. Ano sabi ng Diyos? Huwag kayong matakot sa kanila. Bakit? Sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala rin maibibigay na mabuti. Ano po sabi ng Diyos tungkol sa relihiyon ng tao?
palatandaan ba na sila eh dumindi sa Diyos, kumikilala sa Diyos? Hindi. Sabi ng Diyos eh, huwag mong paparisan yung mga yan. Sino po ang tinutukoy niya huwag parisan? Ang kanila ang wikang dinidiyos eh, hindi maaasahan. Hindi ba pinag-aaralan natin dito yung maaasahan mo sa buhay, yung mapaglalagakan mo, mapagsasandigan mo ng buhay? Eh pero mga kapatid, huwag magagalit sa akin ang mga kababayan nating Katoliko na siyang nakararami sa Pilipinas at marami rin sila sa buong mundo. Ano ang mapapansin natin? Eh dito lamang sa Pampanga eh. Isipin ninyo, bago nangyari ang baha na nagpalubog hanggang sa San Fernando at sa iba't ibang lugar ng bayan dito sa Pampanga, ano ang dinaos ng mga Katoliko? Ito yung pinag-uusapan lang. Nalathala sa diyaryang, alam ninyo mga taga-Pampanga yan. Ano ang dinaos nila? Kung tawagin nila prayer rally. Ano raw yun? Panalangin yun na rally. Eh para daw humingi na ng saklolo sa Diyos. Maganda sana. Eh pero, sino ang nakabungad? Sino ang pasampasan? Sino ang pinagpuprosisyon? Eh isang ribulto na ang sabi si Maria. Kung ang totoo, eh hindi mo si Maria yun. Sapagkat si Maria walang kaalam-alam sa ginagawa ng Iglesia Katolika. Eh isipin ninyo, tumatawag ka sa Diyos. Pero pagkatapos ang pasampasan mo, ribulto. Eh ang sabi ng Diyos, ang mga Diyos-Diyosan yan eh, parang katulad lamang ng mga scarecrow o yung panakot ng ibon sa gitna ng bukid na hindi naman makakagawa ng masama at lalo hindi makagagawa ng mabuti. Eh pero mga kapatid, may nagtanong sa akin eh, bakit naman ang Pampanga ang masyado namang tinatamaan yata ng masyadong salot? Eh kumusta naman ang mga bayan ng Pampanga? Ano-ano mga pangalan? Eh, puro sa pangalan ng santo. Eh, dito sa inyo, ang tawag sa inyo, Angeles City. Pero ang sabi ng iba, hindi na rin Angeles to, Angeles. Wala nang anghel dito. Ano itinuro sa atin ng ating kinagisnan? Ano makikita nyo sa mga loob ng simbahan? Hindi ho ba puro mga Diyos-Diyosan? Ngayon, sasagot sa akin ng mga tagapagtanggol ng Iglesia Katolika. Kunin natin ang panig nila. Ano sasabihin nila? Eh, mali kayo. Oo nga, meron kaming mga rebulto, pero hindi yun ang Diyos namin. Ang Diyos namin eh, nananatiling yung nasa langit. Eh, ano yung rebulto niya? Para saan niya? Eh, yan eh, para lang magpaala-ala sa mga santo. Pero, patungkol na lahat sa Diyos. Tanong, sundan natin yung argumento niyo. Kumporme mo ba ang Diyos sa ganon? Siya ang dinidiyos mo? Iisang Diyos na Espiritu, walang anyo, walang larawan, walang laman, walang buto, walang materya. Pagkatapos, nakaharap ka sa isang larawan, ipatutungkol mo kunwari sa Diyos, payag mo ba ang Diyos ng ganon? Pakinggan natin. Dito sa Josue 24:19-20. Muling nangusap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon. Ulitin mo. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon. Hindi. Sino yung hindi makapaglilingkod? Ano ginagawa? Sapagkat siya isang distabalan at ayaw nang nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Ano yun? Kapag tinalikuran ninyo siya. Kailan? At naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Oh. Mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Ay, kaya bumahan ang katakot-takot sa Pampanga pagkatapos ng prayer. Ano po sabi ng Diyos sa gumagamit ng larawan? Hindi kayo sa akin naglilingkod. Bakit? Sabi ng Diyos. Eh hindi ba narinig niyo ang turo niya kanina? Tangi sa Diyos lamang, tangi. Wala nang iba. Eh ba't may larawan ka pa? Ano sabi ng Diyos? Ayoko nang nahahalo na pumilingkod. Hindi mo lamang yung rebulto, maski na anong bagay na umaagaw sa pag-ibig natin sa Diyos, yun ho ay Diyos-Diyosan. Kahit yun ay pera, kahit yun ay asawa, kahit yun ay magulang, kahit ano yan, kahit yun ay politika, pag pinaagaw mo ang pagmamahal mo sa Diyos, doon
Yun ho ang nahahating paglilingkod. Ano sabi ng Diyos? Hindi kayo naglilingkod sa akin yan. Kaya maling-mali ang mga kababayan natin na turuan ng Iglesia Katolika ng akala nila. Eh sa Diyos din sila naglilingkod. Lamang, gumagamit lang mga larawan. Ayaw ng Diyos niya. Ang gusto ng Diyos ko maglilingkod ka sa kanya, pero larawan! Hindi ba maliwanag ho yun? Sasagot sa akin yung mga kaibigan nating Protestante. Tayo naman eh, nag-aaral lang eh. Hindi naman tayo nanunuliksa, hindi tayo nanunudyo, at hindi tayo nanunira. Ano sasabihin ng mga kaibigan nating Protestante? Na ang karamihan eh, yung mga nagbabansag na mga born again Christians, mga charismatic na kung ano-ano. Ano sasabihin? Ah, kami. Kami ang tunay na nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Eh, wala kami larawa, wala kami Diyos-Diyosan. At yan eh, kinukundino rin namin. At ang aral namin eh, napakaganda. Sumampalataya. Ano ibig sabihin ng wika ng sumampalataya? Magtiwala. At ang aming aral eh, hindi lang sumampalataya. Sumampalataya lamang. Ang magandang pakinggan. Kaya maraming taong naganyak na sumamat ang sabi, magaling ito, magaan. Wala kang masyadong gagawin. Ang tao gusto ho, easy-easy lang eh. Eh, isipin mo ang wika, wala ka palang gagawin kundi paniwalaan mo lang si Kristo. O maniwala ka lang sa Diyos. Ngayon, ano kung ito, mga kapatid? Hindi bang ganun paniniwala eh? Katunayan ng pagtitiwala sa Diyos? O, tanong ko yun, no? Eh, hindi ako dapat sumagot. Biblia pa sasagutin ko. Baka meron nakikinig dito yung mga nasa pangkating yun eh, tinatanong ko lang na. Yung bang sinasabing, pagka sumasampalataya kay sa Diyos ka na, ligtas ka na, totoo mo ba yun? Pakinggan ninyo Santiago 2:19. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ha, mabuti. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Ayun ang masama. At nangangatal pa. Paano ngayon yan? Charismatic din pala si Satanas. Eh, sumasampalataya. Kaya hindi sapat na sabihin natin sumasampalataya. Eh, tama na, sapagkat si Diablo pala, eh, sumasampalataya. Payag kaya sila na ang Diablo eh, tatanggapin ng Diyos, ililigtas ng Diyos, babasbasan ng Diyos. Eh, sasabihin nila, eh, yung demonyo, eh, hindi naman kami demonyo eh. Eh, eto tanong ko. Biblia sasagot, oh. Eh, sino ba katulad ng demonyo? Ay, sige. Disimulibin mo na, bago 20. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Sino ba tinutukoy nila ng ni Santiago? Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalataya na walang kalakip na gawa? Kita niya? Hindi yung demonyo ang inaatake lang eh. Sino inaatake ni Santiago? Ano sabi niya? Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal? Ano po ibig sabihin ng hangal? Hindi ginagamit ang utak? Hindi ginagamit ang sentido kumon? Ano po yung ginagawa ng mga hangal? Hindi mo ba alam ang sabi ni Santiago? Walang kabuluhan ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Eh, sino ba yung ganon? Sino ba nagtuturo na sumampalataya lang kwera na gawa? Eh, hindi ba itong mga nangangaral na nagsulputan ngayon? Na sabi ko nga sa inyo, nagbabansag na karismatiko, nagbabansag na fundamentalist, nagbabansag na mga born again Christians, nagbabansag na mga mananampalataya kay Kristo. Pero ang sinasabi nila, pananampalataya lang, hindi na kailangan ng gawa, lalo na ang iglesia, lalo na iglesia ni Kristo, hindi na kailangan niya. Ano sabi ng Biblia? Eh, para kang demonyo. Bakit? Ang demonyo hindi maliligtas, sumasampalataya. Ikaw man, maliligtas mo kaya? Pakinggan natin sa 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya? Ngunit, hindi naman niya pinatutunayan sa gawa.
Ano? Maililigtas ba siya ng galing pananampalataya? Hindi po maliligtas. Kaya mga kapatid, pati po sa relihiyon, dapat tayong mag-ingat. Merong relihiyon na ang itinuturo ang Diyos ay merong kahati sa paglilingkod. Diyos-Diyosan. Sabi ng Diyos, ang gumagawa nun, kapuputan ko, parurusahan ko, lilipulin ko sa araw ng paghukom, hindi maliligtas. Ano pa ang isang mali? Meron namang mga pangkatin, nagsasabing, oo, kumikilala kami sa Diyos, pero pananampalataya lang, pwera gawa. Ano sabi ng Diyos? Hangal. Pareho lang kayo ng demonyo. Bakit? Hindi ka rin maliligtas. Pumunta naman tayo sa mga ayoko sabihin Iglesia ni Cristo sabihin na lang natin pumunta naman tayo dun sa mga tao na subsub na subsub sa hanap buhay. Yung iba nagpupunta sa ibang bansa. Kung iglesia siya, hindi na niya inaalam kung may iglesia ron o wala. Basta ka-importante sa kanya, kumita siya ng malaki-laki sapagkat kailangan niyang sustentuhan ang pamilya niya. Ano po ang mapapansin natin dito? Doon nandun ang kanyang tiwala. Ang paniwala niya, pag hindi siya kumita, pag hindi siya naghanap buhay, pag hindi siya nagpakasipag sa trabaho, kawawa ang buhay niya, kawawa ang pamilya niya. Itinatanong ko lang sa Biblia, yun mo bang ganyan ang paniniwala? Para lamang kumita at sumagana? Yun mo ba ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Yun ba'y mapagsasandalan mo para katibayan ng iyong buhay? Kawikaan 11:28. Ang nagtitiwala sa kayamanan ay babagsak! Ay, marupok. Tuloy. Ngunit ang matwid ay mabubuhay na tulad ng dahong lumpia. Tandaan nyo, ang hinahanap natin, anong matibay na sandigan ng buhay? Sabi ng Diyos kanina, ako lang. Yung sinasabi ko ngayon na yung mga taong naghahangad ng kasaganaan. Ano sabi ng Diyos? Ang nagtitiwala sa kayamanan ay babagsak. Ibig ko bang sabihin masama ang maghangad ng kayamanan. Hindi naman ganun ang sabi Ang sabi, ang nagtitiwala sa kayamanan. Hindi yung sinabi dito, ang naghahangad, ang nagtitiwala. Paano ba yun? Paano ba pagkakaiba nun? Yung gusto mong imaman, yung inilalagak mo naman ng pag-asa mo sa kayo. Paano mo bang pagkakaiba? Paano ang halimbawa niyan sa Lucas 12:16-20? At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay nabubunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaling bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. Pakinggan niya. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalik para sa maraming taon. Magpahinalay ka! Ibig sabihin tumigil ka na, tapos na, wala ka na ibang kailangan. Tuloy. Kumain ka! Uminom ka! Matuwa ka! Ano ho, yung talinhagang yan ni Kristo? Tungkol sa isang taong mayaman? Na maraming mga pag-aari? Na yung kanyang bukid ay umani ng sagana? Dahil sa kasaganaan yung kanyang dating kamalig naging masikip, kaya kinakailangang gibain niya, magpagawa siya ng lalong malaki. Tapos isinilid niya rin yung kanyang lahat ng mga inanyong butil. O ano sama nun? Pero ano sabi niya? Ang sabi niya, kaluluwa ko, marami ka nang nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, uminom ka, matuwa ka. Ano ibig sabihin? Tama na. Maganda na sandigan ng buhay mo. Wala ka ng ibang kailangan. Ang sabi ng Diyos, yung nagtitiwala sa kayamanan babaksak. Paano bumaksak itong taong ito? Tignan natin sa 20.
Dada po at sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halim! Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasakanino kaya. Ano po ang katunayan? Pag nagtiwala ka sa kayamanan, ikaw ay babagsak. Ano nangyari dito sa taong ito? Ang sabi ng Diyos, ikaw na taong haling ngayong gabi, kukunin ko ang kaluluwa o ang buhay mo. At ang lahat ng inihanda mo, mapapasakanino kaya? Ano po ang ibig sabihin nun? Walang nagawa yung kayamanan para mapigil ang kanyang kamatayan. Ano ngayon ang kahulugan na? Hindi mo mapagsasandigan ang kayamanan. Kamatayan lang, hindi malulunasan yan. Eh lalo na ang dagat-dagat ang apoy. Kaya kung halimbawa, iglesia ka ni Kristo, nahilig ka sa bagay na ganyan, pinabayaan mo paglilingkod mo sa Diyos, at sinabi mo, bakit? Sa iglesia ba, yayaman ako? Sa iglesia ba, sasagana ako? Sa iglesia ba, bibigyan ako? Kailangan ko magtrabaho. Kaya, diakono nga ako, pero wala akong magagawa. Pasensya na muna. Ang pagka-diakono, diyan ka na muna. Ako'y aalis, pupunta ako sa ganung bansa. Ano paniwala niya? Matatag na buhay niya? Eh, yun ang paniniwala nung haling. Pero ano sabi ng Diyos? Kukunin ko buhay mo, tignan ko lang kung anong mangyari sa inihanda mo. Ano po ang ibig sabihin ng nagtitiwala sa kayamanan? Doon na lamang nakabuhos ang iyong pag-asa. Doon na lang nakabuhos ang iyong tiwala. Nalimutan mo na na meron kang sagutin sa paglilingkod sa Diyos. Sino ka tulad niyan? Yung mga madalang sumamba o kaya ng lamig na sa pagsamba, ano yung dinadahilan? Trabaho, 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 trabaho. Mga kapatid, kailangan natin magtrabaho. Pero, pag iniwan mo, paglilingkod mo sa Diyos, sa kamatayan, hindi mo na maasahan yung trabaho. Sa paghukom, hindi mo na maasahan. Ang sabi ni Kristo, itatayo ko yung aking iglesia. Kahit ang pintuan ng kamatayan, basahin mo. Kapatid, sa Mateo 18:18. Kung sasabihin niyo sa akin, eh kung mag-iglesia ba ako, titibay ba buhay ko? May mapagsasandigan ba buhay ko? Pakinggan mo, sabi sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya. Alin? Kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kita niyo kung gaano katibay ang iglesia ni Kristo? Kahit kamatayan! Hindi kaya na makapangyari sa isang iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang iglesia ni Kristo mamatay man, may pagkabuhay na magulit. Kaya, bakit mo ipinagpalit ang pagka-iglesia mo na siyang tunay na sandigan ng buhay doon sa pansamantala na dito mo lang pakikinabangan sa kamatay ni hindi na? Tandaan niyo, mga kapatid, bakit tayo nag-uusap ngayon? Para maghingahan ng sama ng loob? Para magbuntong hininga? Para magtapik-tapik sa balikat at sabihin, kapatid, ito ang konting abuli sa iyo, ito ang konting relief sa iyo? Hindi ho. Yan eh, hindi yan ang lalong mahalaga. Anong lalong mahalaga sa ating pag-uusap na ito? Tandaan niyo, darating pa ang iba't ibang kalamidad. Maaring hindi baha, maaring hindi lamang lahar, maaring hindi lamang bagyo, maaring namang lindol, maaring namang ibang bagay. Pero para makaiwas, hindi ka na makaiiwas, kapatid. Maski saan ka magpunta, maski magpunta ka sa Amerika, pumunta ka sa Europa, binabaharin sila, binabagirin sila, nililintubin sila. Saan ka pupunta? Sabi ng Diyos, nakatalaga ka na riyan. Pero gamitin mo yan para masanay ka. Nangano? Na matuto. Saan? Sa pagbabalik sa akin. Matuto ng pakikisama sa akin. Ano pong itinuturo sa atin ng Biblia? Saan mo isasalig ang buhay mo? Pag isinahalig mo sa Diyos, Diyosan, patay ka. Isinahalig mo sa pananampalataya lang, hindi ka maliligtas. Isinahalig mo sa kayamanan, babagsak ka. Isinahalig mo sa iglesia, hindi ka pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaya, para sa mga taong naghahangad ng kayamanan, hindi po masama. Pero anong masama dun sa binasa kanina
na mayaman nga. Pakinggan ninyo dito sa 21. Gayun na ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Yun. Itanong ninyo yan, mga kapatid, sa inyong sarili, lalo na sa mga may kaya. Mayaman kayo, pero mayaman din ba kayo sa Diyos? Ano po ibig sabihin nun? Paano kaya yaman sa Diyos? Basahin mo nga uli yun, saka mo basahin ng 31. Gayun nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Paano ka magiging mayaman sa Diyos? Gayun may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Yun po ang hindi hinanap noong taong nag-ani ng sagana. Sabi niya kasi, magpahingali ka na. Wala ka ng kailangan. Sabi ng Diyos, hindi. Kailangan mong maging mayaman sa akin. Paano yun? Hanapin mo ang aking kaharian. Saan po na rin yung kaharian ng Diyos? 31 ulit, saka 32. Ganyan may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. E sana rin yun. Huwag kayong mga tako. Munting kawan sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Saan po naroon ang kaharian ay pinahahanap ng Diyos? Ibinigay sa kawan. Alin ang kawan? Basahin na natin. Alam kong alam na ninyo, pero basahin natin sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hiniran kayo ng Espiritu Santo na manakatiwala upang takalin. Alin? Ang Iglesia ni Cristo na pinili niya ng kanyang dugo. Alin po ang kawan? Iglesia ni Cristo. Ano ibinigay sa Iglesia ni Cristo? Yung kaharian ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Hanapin mo yun kung gusto mo maging mayaman sa akin. Pero mayaman ka lang sa buhay na ito. Hindi ka mayaman sa akin. Wala ka sa akin kaharian. Wala ka sa tuloy na Iglesia. Babaksak ka pagdating ng katapusan ng iyong buhay. Eh bakit? Pagka ba nasa Iglesia? Ang ibig bang sabihin ni, mayaman ka na sa Diyos? Pagka ba naroon ka sa kawan? Pagka ba naroon ka sa kaharian ng Diyos? Anong katunayan na pag naroon ka sa kawan, sa Iglesia, sa kaharian ng Diyos, mayaman ka na sa Diyos? Kolosas 1:12-14. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Isa nang yaman yon. Tuloy. Na siyang nagligtas sa atin. Eh, kayamanan din yon. Kaligtasan. Tuloy. Sa kapangyarihan ng kadiliman. Saan naroon yon? At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ano naroon? Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Ayun pa isang kayamanan. Ano pa? Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Saan yung matatagpuan niya? Nasa kaharian ng Diyos. Saan naroon ang kaharian ng Diyos? Nasa Iglesia. Eh, kaya lang, nagpataka ko rin sa mga tinuruan ng dasal na ama namin. Hindi naman nangyayari sa kanila. Ano ba sabi ng dasal? Ama namin, nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Eh, saan ka naroon? Ba't nasa Iglesia Katolika ka? Bakit nasa mga Protestante ka? Kung sinabi mo sa Diyos, mapasaamin ang kaharian. Kailangan naroon ka sa Iglesia. Yung tunay na Iglesia, yung Iglesia ang itinatag ni Kristo. Ano naroon? Katubusan. Ano naroon? Kapatawaran ng kasalanan. Ano naroon? Kaligtasan. Ano pa naroon? Maging tagapagmana ka, makabahagi ka sa mana, buhay na ilang hanggan. Kaya, kung sakali man, mga kapatid, na sa ating pag-aaral, pagsasanay, para tayo mabalik uli sa Diyos, at tayo pumasok sa paaralan, Iglesia, dito tayo hinuhubog, dito itinuturo ang wastong pag-uugali, dito itinuturo ang wastong buhay, dito itinuturo ang pagsunod sa Diyos, dito itinuturo ang wastong pagpapahalaga sa tungkulin sa iyong paglilingkod. Kung sakaling dumating ngayon ang pagkakataon
Ngayon ikaw'y dinalaw ng mga kapighatian. Dumating sa iyo ang mga patong-patong mga suliranin. Napakarami mong tiisin. Nagdadaan ka sa pagsubok. Ano ang dapat mong matutuhan doon? Ano dapat, anong nais ng Diyos na ituro? At yan ay pinapangyayari sa atin. Pakinggan ninyo sa ikalawang Korinto 1:8 hanggang 9. Mga kapatid, ipinapalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asia. Hindi tayo nag-iisa. Si Pablo at ang unang iglesia. Ulitin mo. Mga kapatid, ipinapalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asia. Ah, hindi naman siguro katulad ng dinanas ng taga Pampanga. Napakabigat ng aming dinanas. Gano'ng kabigat? Ano pat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa? Akala namin... Pakinggan ninyo, mga kapatid. Nag-iisa ba kayo, mga taga Pampanga, para maghinanakit sa Diyos at sabihin sa Diyos na, ba't mo naman kami ginaganito? Akala ko ba, iglesia ni Kristo kami? Akala ko ba, sa iyo kami? Eh bakit kami, napakabigat ng ipinadaranas mo sa amin? Eh sabi ni Pablo, eh kami man nagdanas din, napakabigat din. Nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang ibig ba sabihin si Pablo, nawala ng pag-asa sa Diyos? Ano po ibig sabihin niya ng nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa? Ngayon, akala natin, dumating na ang aming oras! Yan! Nawala na sila ng pag-asang sila mabubuhay pa sa bigat ng kanilang dinanas. Eh bakit ipinahintulot ng Diyos? Tuloy. Ngunit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Tignan ninyo ang tunay na iglesia ni Kristo. Imbis na masipayo, dinamit niya na yun ay isang aral sa buhay niya. Ano sabi ni Apostle Pablo? Nangyari iyon para huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay sa mga patay. Hindi ba yun ang pinag-aaralan natin? Ano ang dapat nating matutuhan? Kaya tayo dinala sa mundo ito na pulong-pulo ng kahirapan. Matuto tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Matuto tayo ng pananalig sa Diyos. Yun ang wala kay Adan. Yun ang wala kay Eva. Kaya sila pinalaya sa halamanan ng Eden. Naupatan sila, nasusulan sila. Ang sabi sa kanila ni Satanas, hindi totoo na pag kinainin niya ang ipinagbabawal na yan ay mamamatay kayo. Ang totoo, tatalino kayo, magiging parang Diyos kayo. Ayaw ng Diyos kasi may kakumpetensya siya, kaya ayaw ipakain. Akalain ninyo, piniliwalaan ng tao yun. Kaparis din naman ang inaalok ng kung sino-sino riyan. Naalokin ka ng kasaganaan, naalokin ka ng kung ano-anong kayamanan. Ano ginawa ni Eva? Naniwala. Kinain. Ano ibinunga? Binigyan yung asawa niya. Kumain din. Ano ibinunga? Doon po nagsimula ang sumpa. Eh kung ganyan din tayo, mga kapatid. Yun din ang ating natutuhan. Paano tayo babalik sa Diyos? Kaya nga, itinuturo ng ating pag-aaral na ito, mga kapatid. Palitan natin yung utak ni Eva. Palitan natin yung isipan ni Adan. Kaya sila pinalaya. Tayo naman gusto natin bumalik. Bumalik tayo sa tunay. Tunay na pagtitiwala sa Diyos. Kahit dumating sa iyong kapighatian, kahit pa mabilis ka sa kamatayan, huwag kang mawawala ng pananalig sa Diyos. Daan totoo, araw-araw halos itinatanong ko sa mga ministro dito sa Pampanga, sa Tagapamahala, sa Pangalawa, sa aming pinagkatiwalaan na mamahagi ng mga tulong sa mga napi-wish yung mga kapatid, may namatay ba? Meron bang napahamak na kapatid na nawala ng buhay? Ang sabi ng primero, meron mo isa. Kinabukasan, binawi sa akin, hindi ro pala kapatid yun, katoliko pala. Kaya, ang alam nila, wala. Pero sa sanglibutan, ang sabi ho eh, mahigit na 300. Pero ang sabi ng gobernador na sili ito lapid, eh, 1,000 ang nawawala dyan sa bakulo na hanggang ngayon hindi nakikita. Eh pero sa iglesia ni Kristo, oo nga, at binaha kayo, nilahar kayo. Pero pakinggan ninyo ang katulad ninyo, mga kapatid, dito sa awit 124:1. Kung hindi pumanig sa amin ang Panginoon, dapat ay
Natapunan na kami ng baha! At natapunan na kami ng mabilis na agos! Dapat ay tinangay na kami ng nagnangalit na tubig! Purihin ang Panginoon na di nagpahintulot na lurayin kami ng kanilang mga ngipin. Tulad ng isang ibon, nakatakas kami sa bitag ng manghuhuli ng ibon. Nawasak na ang silo at nakatakas kami. Ano ang dapat nating makita ron? Ang saklolo namin nasa pangalan ng Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Ano po ang katulad ng mga kapatid sa Pampanga, yung dinanas ng mga lingkod ng Diyos ng una, na ang sabi niya, dapat sana'y natabunan na kami ng baha, dapat sana'y natabunan na kami ng mabilis na agos, dapat sana'y tinangay na kami ng nagngangalit na tubig. Pero purihin ng Diyos, sapagkat kung hindi pumanig ang Panginoon, yun nga ang nangyari. Pero itinakas ng Diyos at ang katunayan noon, ang saklolo ng lingkod ng Diyos ay nasa Panginoon Diyos. Kaya sa halip na sila'y magdalamati, sa halip na sila'y malungkot, anong kanilang ginawa? Sila'y nagdaos ng mga pagpupuri ng pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tinatunayan ng Diyos na sila'y may Diyos. At sila'y iniingatan at sinasaklolohan ng Panginoon Diyos. Pinapangyayari ng Diyos yun para lalong tumibay ang kanilang pag-asa. Buhay ang Diyos nila. Totoo ang iglesia ang kinalalagyan nila. Totoo ang kaligtasan na itinangako sa kanila. Kung sakaling mayroong mga iglesia ni Kristo nakikinig sa akin na hindi pa nakakaranas ng mga pagpapala ng Panginoon Diyos, kundi ang buhay nila araw-araw ay nasa kamalasan, nasa kabiguan, nasa kawalan ng pag-asa. Ang ibig ba sabihin ay wala na silang pag-asa? Ano po ang itinuturo ng Diyos na dapat nilang gawin? Pakinggan natin sa awit 34:8. Subukin ninyo at tikman ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang taong nangangandog sa Kanya. Nag-aanyaya Diyos. Ano ang anyaya ng Diyos? Anyaya Diyos. Ano ang anyaya ng Diyos? Sa mga nakalilibot sa Kanya, sa mga inaabot ng kabiguan sa buhay na ito. Ang sabi niya, subukin ninyo at tikman naman ang kabutihan ng Panginoon. Kung ano-ano na ang nasubukan nyo, nabigo kayo. Pero sabi ng Diyos, ngayon naman, ako ang subukin ninyo, ako ang tikman ninyo, sapagkat mapalad ang mangananlong sa akin. Paano ang pangangandong sa Diyos? Nuwede. Matakot kayo sa Panginoon! Kayo na Kanyang mga banal! Sapagkat ang mga may takot sa Kanya ay di nagkukulang ng anuman! Ano katunayan? Maaaring manghina at magutom ang mga leon, ngunit sila na humahanap sa Panginoon ay di nagkukulang ng mabuting banal. Ano po ang sabi ng Diyos? Kung gusto nating umasa sa Kanya, kung gusto nating makatikim ng Kanyang kabutihan, kung gusto nating makapanalong sa Kanya, ano kondisyon niya? Matakot kayo sa Panginoon. Paano ang pagkatakot sa Diyos? 14. Taligtan ninyo ang masama. Ganun lang? At gumawa kayo ng mabuti. Tuloy. Hanapin ninyo ang kapayapaan at sundan ito. Paano ang pagkatakot sa Diyos? Igagalang mo siya sa paraang tatalikuran mo ang ayaw niya. Ano ayaw niya? Ang buhay na masama. Kaya ano sabi? Talikdan mo ang kasamaan. Pagkatapos, sumunod ka sa mabuti. Alin yun? Ang mga utos ng Diyos. Bakit po ang tao ng Diyos kailangan pang matuto ng pagsunod bago siya pagpalain ng Diyos? Tuloy natin dito sa 15. Ang paningin ng Panginoon ay nakatuon sa matwid at handa siyang makinig sa kanilang mga dai. Sa matwid. Ang Panginoon ay laban sa mga taong gumagawa ng masama. Hindi niya maiiwasan ang magbagong buhay. Hoy, mga kapatid, na nabubuhay sa kasalanan at sa bisyo. Yung mga iglesia ni Kristo na nasa pagkakasala, isipin ninyo ang sinasabi ng Biblia.
Ano sabi ng Diyos? Ang kanyang kinalinigdan yung taong matuwid. Ang kanyang paningin doon nakatuon sa taong matuwid. Handa siyang makinig sa kanila pagka sila'y dumadaing. Eh, pero sa taong masama, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay laban sa gumagawa ng kasamaan, papawiin ang kanilang alaala. Ibig sabihin, lilimutin ng Diyos na sila ay mga lingkod niya. Eh, wala na hubang pag-asa ang taong nahulog sa kasamaan. Tuloy natin. Tumadaing ang mga matuwid at dinibilig sila ng Panginoon. Ibinilig na sila sa lahat ng kanilang pagabag. Malapit ang kalooban ng Panginoon sa mga nawawala ng pag-asa at iniligtas ang mga may lupaypay na espiritu. Tuloy mo na. Maaaring magdanas ng maraming kahirapan ng taong matuwid. Ano? Ngunit sa lahat ng iyon, ililigtas sila ng Panginoon. Paano sila ililigtas? 22. Tinutubos ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Walang mapaparusahan sa sino mang nangangandong sa kanya. Ano po sabi ng Biblia? Bakit tayo hindi hikayat na mabuhay ng matuwid? Yun po ikalalapit sa Diyos. Tandaan ninyo, paulit-ulit ko nang sinasabi. Bakit tayo nagkita-kita ngayon? Para sabihin ko sa inyo, mga kapatid, huwag na kayong magbuntong hininga sa mga nangyayari sa mundo, lalo na sa mga nangyayari sa inyo. Hindi na kayo makaiiwas niya. Mangyayari at mangyayari yan. Ang isa pa eh, gusto ng Diyos na patunayan may paghukom. Gusto niyang patunayan ang mga nangyayari niya ni malapit ka na sa araw ng paghukom. Gusto niyang sabihin sa iyo, hoy, hindi ka taga rito sa mundong ito. Huwag mong mahalin ang sanglibutan ito. Pagka pinaligaya kita sa mundong ito, yan ang mamahalin mo. Hindi yan ang bayan mo. Ang bayan mo, yung inihahanda ni Jesus Cristo, yung bayan banal, doon ka patungo. Pero hindi ka makararating doon kung hindi ka muna magtitiwala sa akin. Kung hindi ka matututo ng pakikisama sa akin, ang pakikisama sa Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Ang pakikisama sa Diyos, lalayuan mo ang lahat ng kasamaan. Saka ka lamang niya ibabalik doon. Kung sakaling dumating sa iyo ang paghabag, ang sabi ng Diyos, hindi bali, tutubusin naman kita, hindi ka mapapahamak, ligtas ka pagdating ng araw ng paghukom. Magpasya kayo, mga taga-Anghelis, mga taga-Pampanga, at mga lahat ng sumasamba rito. Magpasya kayo. Anong papasyahan ninyo? Taga rito ba kayo? O taga rin sa bayang banal? Kung sasabihin niyo, doon ko po gusto ko pati. Kung gano'n, magtiis ka. Patunayan mo sa Diyos. Mahalaga sa Kanya. Mahalaga sa iyo yung ibibigay niya. Puhunanan mo ng pagpapakasakit. Huwag kang manghihina, huwag kang bibitin, huwag kang aalis sa iglesia. Huwag kang bibitong sa iyong tungkulin. Magpakatibay ka, magpakatatag ka. Huwag kang titigil sa pagsamba. Huwag kang manglalawit. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sapagat yung lahat ng yun ay magpapahina. Sasaligan mo sa pagmamana ng kalangitan. Kaya, kung sakaling mga kapatid, nasa dilim ang mundo ngayon, ang panahon natin, pataas pa ng pataas ang presyo ng bilihin. Wala nang magawa ang gobyerno. Hindi ko na masisi ang gobyerno. Sapagkat ang iba hindi na nila kasalanan. Maaring ang kasalanan nila, yung pagnanakaw ng iba sa kabangyaman, ng pamahalaan. Pero yung kalamidad, yung mga natural na pangyayari, ni sila, hindi nila kayang awatin niya. Kaya pagka nasira ang pananim, pagka nasira ang mga ani, talagang mawawala ng pagkain. Pero pakinggan ninyo, ang pangako ng Diyos sa inyo. Kung sakali bang nagnangalit ang kadiliman ngayon sa mundo, ano po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga hinira? Sa Jesus 11 ng Isaiah 58. Sisilay ang inyong liwanag sa gitna ng kadiliman at ang inyong gabi ay matutulad sa katanghaliang tapat. Lagi kayong papatnubayo ng Panginoon. Tutugunin niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa isang tigang na lupain. Bibigyan niya kayo ng kalakasan. Matutulad kayo sa isang hardin na laging dinidinig. Tulad ng bukal ng tubig
na hindi natutuyuan ng agos. Ano po ang pangako ng Diyos sa mga nabubuhay ng mga lingkod niya sa isang sanglibutang napakadilim? Ang sabi ng Diyos, pasisilayin ko ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman at ang iyong gabi ay matutulad sa katanghalian tapat. Bakit? Tapos nubayan kayo ng Panginoon, tutugunin niya ang lahat ng inyong pangailangan sa isang digang na lupain. Bibigyan niya kayo ng kalakasan para kayo ang wikay matulad sa isang hardin na dilidilid lagi ng bukal ng tubig. Ano ibig sabihin niyan? Malapit na si Jesus na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yun ang liwanag na ating hinihintay. Kaya kami na parito, mga kapatid, para sabihin sa inyo, ano man ang mangyari, huwag kayong mawawala sa bayang banal. Sagupain ninyo ang lahat ng mga tiisin. Pagkasasamba kayo, didiligin kayo ng Diyos ng kanyang mga salita para kayo lumakas, para kayo sibigla, para huwag kayong mawala ng pag-asa. Para sa mga kapatid natin na inabot ng matinding kapahamakan, na wala ng kabuhayan, na wala ng tahanan. Kapatid, maski na mayaman ka pa, pagdating ng kamatayan, maiiwan mo rin yan. Pareho lang. Pero ikaw, nakahihigit, sapagkat si Jesus, abalang-abala, inihahanda na ang kalalagyan mo. Sabik na siyang kunin ka. Sabik na ang Diyos na mayakap ka para dalhin ka sa tunay na bayan, sapagkat ikaw ang nagtagumpay. Ikaw ang nagtagumpay sa lahat ng tiisin, pag-usig at lahat ng kapigatian. Karapat dapat ka na tumahan sa bayang banal. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong hilingin sa Diyos. Alam kong narito siya ngayon at inaakuhap niya kayo at sinasabi niya sa inyo, anak, huwag kang bibitiw sa akin. Huwag, patunayan mong mahal mo ako. Inihintay kita. Inihintay ka na ni Jesus na iyong tagapagligtas. Ang hihilingin ko naman sa ama, maawa ka sa anak mong ito. Kawaan mo sila, saka sila inaabot na ng matitinding bagabag. Hinihingin ko lang sa iyo ang iyong alalay, ang iyong lakas. Tignan mo mga anak mong ito, matagal na sila sa iglesia, marami na silang dinaanan. Gusto nilang patunayan, Ama, sila'y sa iyo, hindi sila hihiwalay sa iyo. Pero sa paglalakbay nila sa mundo, inihiling ko naman sa iyo, Ama, huwag mo silang iiwan, huwag mo silang pababayaan. Lalo na ang mga ama na naghahanap ng ikabubuhay, ituro mo sa kanila ang dapat nilang puntahan. Ang mga ina sa tahanan, ang pagpalain mo ang sambahayan, pagpalaan mo ang kanilang mga anak, bigyan mo sila ng katiwasayahan. Hindi naman sila humihingi ng marami, ang humihingi lamang nila yung sapat para sila makarating sa iyo at sila'y huwag mawalay sa iglesia. Mga kapatid, pagkakataon na ninyo ngayon na narito ang Diyos, huwag kayong mag-atubili, sabihin ninyo sa Kanya, mula sa inyong puso, Ama, ito ang problema ko, maawa ka sa akin. Ang mga may sakit, Ama, pagpagalingin mo na mahal. Ang mga may kapansanan, bigyan mo pa ng buhay. Ang mga nanghihina ng mga may tungkulin dahil sa matatanda na ang edad nila, tulungan mo sanang bago malagot ang hininga. Yakap-yakap pa rin nila ang kanilang karapatan. Tumayo kayo tayo po yung nanalangin. Ipananalangin ko kayo sa Ama. Ama namin Diyos, narito na ang mga anak mo. Hindi sila nag-aaring langan. Ikaw ang Diyos-Diyo. Tunay ang iglesia ito. At nairinay ka sa aming palagit na para idiyos mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong espiritu upang siyang makapag-atay sa amin sa iba yung patapatan sa iyo. Ama, tignan mo mga anak mo. Makahanda silang magtiis kung kalooban mo na itulad sila sa kapigatian. Huwag mo lamang silang iiwan. Hindi ka nila tatalikuran hanggang sa matayan. Iglesia kami ni Kristo. Ito ang aming kalabada. Ito ang aming buong buhay na tinanggap namin kay Jesus na ibinigay mo aming tagapagligtas. Magpala ka sa lahat ng narinito. Ama,
Ilalit mo ang iyong kamay. Abutin mo ang mga ama. Abutin mo ang mga ina. Paspasan mo ang mga kabataan. Iligtas mo sa lahat ng kalayawan. Sa lahat ng ikahihiwalay sa iyo. Amang Diyos, pagkahirap na hirap na mga anak mo, pag wala na silang matulungan, malapit sila sa iyo. Sasagutin mo sila. Aalilin mo sila. Bigyan mo sila ng papanatagan. Namatay kaming Iglesia ni Cristo. Pagtagan mo kami ng pananampalataya, ng pag-ibig, ng pagtutuwa sa iyo. Ama, pag dumarating ang sili natin, matutupad niyo sumunod. Huwag kaming tatalikot. Sa aming sinumpaan sa iyo, magpala ka sa Angeles, magpala ka sa San Fernando, magpala ka sa Bacolod, sa lahat ng bayan ng Pampanga, sa buong distrito, sa buong Pilipinas, sa lahat ng pinalalagyan ng mga anak ko. Jesus, intay mo na kami, sabit na kami sa iyo, huwag na kami iiwan. Ang mga nauna sa lipingan, ibangon mo, isama mo sa kaligtasan. Sumasampalataya kami, Ama, patatawarin mo kami sa lahat ng kasalanan. Ipababaan mo sa amin ang masaganang paspa. Sa ngalan ni Jesus na amin pong biyayang pagdadaas ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikilakit ng Espiritu, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman.